So I think this is the smallest number of people, no, we had for the whole month. Okay? So siguro yung mga tao, no, busy na sila mag-Christmas, alam silang pera. Tama? Alam niyo ba na Pilipinas ang may 13-month pay? Alam niyo ba 'yon? Sa ibang bansa walang 13-month pay. Basta kung ano yung sweldo mo January hanggang December, yun na 'yon. Philippines ang may 13-month. Kung meron kayong kakilala OFW seaman, meron ba OFW seaman dito? Meron ba 13-month sa ibang bansa? Wala. Okay? So the 13-month is a phenomenon only found in the Philippines. Why? Because the Filipino don't know how to handle money. Hindi marunong humawak ng pera ang Pinoy. Bakit? Kasi walang nagturo sa kanila. Okay? Ang nagturo sa inyo, lolo at lola nyo, nanay, tatay nyo, ang tinuro sa inyo, mangutang ka. Tama? Pagka sinabi, oh, public school teacher ka na, pwedeng mangutang sa DepEd. Tama? Mangutang ka kalahating milyon, 10 years to pay. Tapos, ang gagastos nyo dun sa pera, bakuran, bubong, kisame, bintana, pinto, magpapagawa ng CR, bibili ng tiles, tama? Magda-down payment sa kotse. So, tapos, every month, may kaltas na yung sweldo. Tama? O, may kaltas na yung sweldo, yung inutang mo, yung hollow block, kumikita ba ng pera yon? Yung kisame, kumikita ng pera? Yung bubong, kumikita ng pera? Hindi. So, ang Pinoy, nangungutang para sa maling bagay, maling paraan. Okay? Kaya, palubog ng palubog sa utang. Kasi, kulang na yung gastusin kasi every month, nung naging DepEd teacher, 21,000, 23,000, 24,000, depende kung teacher 1, 2, 3, no? Or master teacher, mas mataas ang sweldo. Nung buo yung sweldo mo, okay ka. Pero nung may kaltas na, kulang na. So, may kulang na ano gagawin mo, rarakit ka. No? Di ba mga teacher, nagbebenta ng longganisa? Di ba? Kung anong pwede benta, di ba? Binebenta nila. So, hindi naman lahat ng benta kumikita. May iba lugi, hindi nagbabayad na bulok. Di ba? Hindi mabenta, kainin na lang. Tapos, pagkakinain mo, naniningil yung supplier, wala ka ng pambayad, kulang na yung pambayad mo kasi kinain nyo eh. So, ngayon, mangungutang ka sa 5-6 para mabayaran yung supplier mo para bentahan ka niya ulit ng pambenta mo. So, nakabenta ka na, babayaran mo si supplier, yung kita na gastos mo, si 5-6, wala ka naman bayad sa 5-6. Tama? So, palaki ng palaking utang hanggang palubog ka na ng palubog. So, inimbento yung 13-month pay kasi maraming employer, nakita nila, naghihirap yung mga Pinoy pag December, hindi makaselebrate ng Christmas. And also, the Philippines have the longest Christmas celebration in the whole world. No joke, pag pumasok na yung September, Christmas season na. Tama? Ang nakakapagtaka, ang nakakatuwa, nakakalungkot. Kasi September, alam mo na pa-Christmas na eh. May apat na buwan ka para paghandaan. Pero pagdating ng Christmas, anak, pasensya ka na. Walang pera ang nanay at tatay mo kasi hindi namin pinaghandaan. Yun ba sabi ng nanay at tatay mo? Tama ba yan? Mali. Ah. So ang Pinoy, hindi hinaghahanda. Bahala na ang Diyos. Oh, alam mo? Yan yung palagi sinasabi sa kanila. Di ba? Kaya tumawa sila. Bahala na si Batman. Okay? May awa ang Diyos. Kanino maawa ang Diyos? Sa katulad kong nagtatrabaho, kahit na iilan ng piraso lang kayo, or sa mga walang ginawa kundi mangutang, ayaw magtrabaho, tapos pagka nakautang, bibili ng lotto ticket. Magtotong eats. Tama? Nakakuha tayong pera. Ano? Para makalimutan pera, inom muna tayo. Tama? Inom muna. Maglalasing pa. Wala nang pera. Bibili pang alak. Wala nang pera. Bibili pang sigarilyo. Bata pa ako, kaya hindi ako nagsisigarilyo eh. Kasi bata pa ako, sinasabi ni nanay, ang sigarilyo, nagsusunog ng pera. Pera pinambili mo ng Yossi, lagay mo sa bibig mo, sisindihan mo. Diba? Nagsusunog ka ng pera. Ngayon, never ako nagsigarilyo sa buong buhay ko. Nagtatabako ngayon. Pero yung tabako, ano yun eh? Bisyo nung mayayaman, yung isang tabako, 7,000. Pag naubos na yun, wala na yung 7,000. Okay? Yung smoke namin na tabako, pinakamura, 2,800. Meron, by the way, meron tabako na 100,000 isa. Okay? So, this is a rich people's hobby. Okay? Natuto ko magtabako saan? This year lang din.
Kasi there's Father's Day event, no? Father's Day. So, nag-event tayo sa Quezon Province. Nag-helicopter kami ni Madam para pumuntang Quezon Province. Tapos yung SM doon, parang SM yata, basta mall. Doon kami nag-event. Pag landing ng helicopter, sinundo kami ng kotse. Parang Mercedes-Benz yata ni Telma or Mercedes-Benz ni Lionel. Sinundo kami, dinala kami sa event. No? After, nandun ka ba? Anong SM ba yan? SM Lucena. O, SM Lucena. So, nandun ka ba yung nag-landing yung helicopter? Wala, hindi mo nakita. Sa video mo lang nakita. Okay, so at least may magpapatunay na hindi ako sinungaling, ha? Yung kanina pinakita video, may mga helicopter ba? Ayun, totoo yun. Hindi yun ano, hindi yung Photoshop. Hindi yung video ng ibang tao, tas kinabit lang yung mukha ko. Ako ba yung bumaba? Yung kumakaway sa tao? Ako ba yun? Nakilala niyo ako kahit walang sunglass? So anyway, you know, so SM Lucena pala yun. So we arrived, we did the event, no? Did the event, parang inalkila nila yung sinihan. So yung pinakamalaking sinihan yung ginamit na punong-puno ng tao, di ba? Hanggang ano, hanggang hagdanan, may mga nakaupo, di ba? Walang social distancing, walang COVID-COVID, patay kung patay. Di ba? Hawa kung hawa. Maglaklak na lang ng perndi. Walang pake. Punong-puno kami ron. Walang social distancing. Lahat na nagbabate, bayaran mo yan. Kunyari, wala sila nakita. Punong-puno. Di ba dapat, ano? Di ba may yung upuan, may bakante? Walang bakante ron. Siksikan. Hanggang hagdan, may nakaupo. Di ba? Minsan nang dumating yung artista. I mean, presidente pala. Okay, so we did the event. After we did the event, nag-helicopter kami, pabalik. Hindi na kami sa airport nag-landing. Nag-landing kami sa taas ng Solaire Hotel. Kasi merong Father's Day event. So nag-landing kami sa Solaire. Tapos, tawag nila Father's Day Whiskey and Cigar Night. So, pinainom kami ng alak. No, merong nag-i-explain, itong alak, ganyan-ganyan. Ito yung pinakamura namin, 12 years old, 25,000 sang bote. Tapos ito, 14 years old, 35,000. Ito, 16 years old, 50,000. Ito, 25 years old, 75,000, 100,000 yata sang bote. So, linalagyan kami. Tapos, amuin daw, ganun. So, walang ice. Walang tubig. Para malasahan mo daw kung ano yung tunay na lasa ng alak. So, inom straight. Unang pala, parang namumula na kami. Tapos yung pangalawang klase, inom ulit, straight na naman. Ay, putangin na, malalasing kagad tayo nito. Walang halong tubig, walang halong yelo, walang halong coke, di ba? Para malasahan mo daw, yun. So, naka-apat kami, di ba? Yung apat or limang klase, straight lahat. Tapos, every time uminom ka, papakain kang tsokolate. Kasi yung alak daw, whiskey, isa tawag nila doon single malt, ibig sabihin walang halo, puro. So after you drink one shot, kain kang tsokolate. Tapos another shot, ibang klaseng tsokolate naman, no? Pinaghandaan daw nila yun, bagay daw yung lasa ng tsokolate doon sa alak. Tapos yung lasing-lasing na kami, tapos na yung alak, tabako naman. Sir, ito po, pili po kayo diyan. Ito 2008, ito 3000, ito 7000. Pero libre lahat 'yon. No, kasi si Madam mahilig bumili ng Bulgari. Bulgari is a brand ng alahas. No, meron siya necklace yung na feature yung sa luxury whatever, 'di ba? 7 million, 12 million daw yung mga alahas ni Madam, yung isang necklace. No, presyo yung 7 million, presyo yun ng pangarap mong bahay pati yung bahay ng 10 kapitbahay mo. Etong lelo ko ngayon, 18.5 million. Pati yung barangay ninyo, 'di ba? Pati yung Karatig barangay. Pati yung tayo mo barangay hall. Suot ko ngayon. Pati yung barangay captain nyo, nandito. By the way, kakagaling ko lang ng Cebu, ibang relo suot ko doon. Marami yung relo, mga 40. Kaya kahit yung GSIS, suot ko sa kamay. Hindi, joke lang. Alam niyo ba yung GSIS? So anyway, so doon ako natuto magtabako. Kasama ko si Madam, kasama ko si Alexis Asuncion, Melanie Sumalinog, no? So apat kami na nag-attend, in-invite sila ni Madam. So Father's Day event 'yon. So ako nag-enjoy ako, naubos ko siya. Si Alex nag-enjoy din, si Melay nag-enjoy din. Si Madam tinikman, tatlong lang ayaw ko na, mabaho, sabi niya, mampait. Ayaw na niya, so okay, akin na lang. Okay, so natuto na ako. So nagpabili ako ng tabako sa mga kaibigan, no? Deliver sa akin 100,000 worth ng tabako.
Okay? Because I enjoy it, no? So again, I'm saying it's a hobby. Unfortunately, sa Pilipinas, wala nang ampera, 'di ba? Nagyoyosi pa. Pagkasabihin mo, eh yan na lang nga yung bisyo ko. Lahat nga, wala na ako. Naghihirap na tayo. Yosi na lang yung bisyo ko. Pagbabawalan mo pa ba? Tama? Di ba lahat ng mabababa, karpentero, magsasaka, mangingisda, di ba lahat nagyoyosi? Kasi yun na lang nga daw bisyo nila. Kaya ang mga nagbebenta ng sigarilyo na kumpanya, bilyon-bilyon ng kita. Kasi mas maraming mahihirap ang bumibili ng produkto mo, mas mayaman ka. Oo. Ang mga mahihirap, sabi kasi nila, eh mahirap lang yun, wala siyang buying power. Hindi totoo yun. Wala lang siyang isang baksakan. Ako, 18 million tong relo, no? 18.5. Yung binili ko, issue kong cheque, 18.5 million, isang cheque yon. Okay? Mayroon akong biniling kotse nung isang araw, 28 million. Nag-down payment ako, 1 million. Dineliver kanina, issue ko, 27 million. Isang baksakan yon. Ang Pinoy, ang ordinary empleyado, wala siyang 18 million or 27 million, di ba? Kunyari yung, anong tawag sa ganun yung Yossi? Pakete ba? Kaha? Anong tawag sa ganun? Isang kaha? Kaha yung isa, eh yung mahaba. Pakete yung mahaba, yung maraming laman sa loob. Tapos yung isang ganyan, di ba ilan yun? 20 na stick? 20. Di ba ang Pinoy, hindi niya kayang bumili ng 20 sabay. Pero isa-isang stick, kaya niya. Tama? So sabi niya, ang Pilipino, they don't have buying power ng isang kaha. Pero yung isa-isang stick meron. Tama? Magkano ba isang stick ngayon? Tangina, wala na ngayon pera. Alam nyo, nagyoyosi pa rin kayo. Diba? Alam nyo yung presyo. Diba? So every time magyosi ka, isang stick, 8. Sa isang araw, kaya magtatlo, kaya magsampo. O so, 80 pesos ang araw. Tama? Pa isa nga, para kala mo, 8 pesos lang. Pero tatlong beses ka bumili, 24 pesos na yon. Limang beses ka bumili, 40 pesos na yon. So, 40 pesos sa isang buwan, 1,002 po yun. Kaya ang Pinoy, hindi niya alam saan napupunta yung pera niya. Kasi pa isa-isa, araw-arawin mo, ang laki na pala na nilalabas mo. Okay? Because nobody teaching you how to save money. Nobody teaching you how to spend money also. So, dito sa iFern, lahat tinuturo namin. Tinuturo namin paanong kumita, no, sa mababang puhunan, paanong magbenta ng negosyo para marami kang katuwang, no, sa negosyo mo, marami kang magiging commissioner ka kasi yung mga nagtatrabaho sa ilalim mo may commission ka. At pwede ka rin magbenta ng tingi-tingi ng produkto na hindi nalalaos, walang kulay, walang size. Kung ang negosyo mo, nagbebenta ka ng bra, panty, sapatos, lipstick, di ba may kulay, may size. Ay, ate, mas maluwag. Masikip. Tama? Okay sana. Nagbagong isip ko. Ayaw ko na itim. Gusto ko na puti. Diba? Dinilira yung puti. Ate, last na to. Kulay blue na lang. Tama? So, what we're selling, yung vitamins na pwede kay Lola, pwede rin sa anak, pwede rin sa kapatid, pwede rin sa apo. Pwede sa aso, pwede sa pusa. Pwede sa pangsabong na manok. No joke. I'm not joking. Panahon pa lang ng Fernsie. Maraming sabongero, Fernsie yung pinapainom dun sa mga pansabong nila kasi panalo daw pag Fernsie yung ininom. Malakas, oh, alam nila. Oh. Okay? So, we know what we're doing. No? Matagal na kami. 2005, nung tinake over ko tong negosyo nung Fernsie, and we have helped so many people. Tapos yung 2012, sige, ilakasan nyo pa yung volume. So, 2012, we launched iFern. Yung mga kumita sa Fernsie, lumipat po sa iFern. Nag-member sila ulit. Wala kami pre-membership. From Fernsie, kumita sila, lumipat na sa iFern. Yung nasa Cebu kami, dalawa po yung nandun, Richard Lim, no, 001, and Diboy Toledo, 002 niya. Nandun po, sila po yung number one sa Cebu nung unang panahon, nung panahon ng Fernsie. No? And there was at one point, Cebu was the number one market in whole Philippines. Mas malaki pa siya ng benta sa Metro Manila. Mas malaki pa siya sa Luzon. Ganun kalakas yung Cebu namin. Dati every month, nasa Cebu ako. Every month, meron kaming event sa Cebu. Meron kaming training event. Yung Park Lane Hotel, buong hotel kinukuha namin para mag-training. Okay, so, tatlong alaw sila nandun. Every month, pumupunta ako pag last day para magsalita nung ganito sa kanila. Okay? So, anyway, yesterday we just arrived from Cebu.
So, let me show you. I was there for 2 days, Saturday, Sunday po ako. Pumunta po ako Sabado ng hapon. Okay. Ito yung talk ko sa Cebu. Pakita ko lang sa inyo. May mga nagmamadali bang umuwi? Pwede na po kayo mauna mga isang oras to. Okay lang. Mauna na po kayo kasi hindi naman kayo mukhang yayaman. Okay. So, play natin. Ito yung 14 million tong relo kong isa. Iba itsura, di ba? Ah, 14 million to. Ito 18.5. Ha? Baka malito kayo. Iba yan. So, play mo nga tong video. Alas dos yan. Umalis akong bahay alas dos. Traffic sa EDSA. Ha? So, umalis ako ng alas dos kasi yung boarding time ko, 2:55. Diba? Sino nakasakay na ng aeroplano? Ilan oras before dapat makarating sa airport? 2 hours. Yung boarding ko, 2:55. Alas dos ako umalis ng bahay. Okay? So, next video. Traffic sa EDSA. Sa ano ko? By the way, sa Wakwak ako nakatira. So, malapit lang din dito. Kakabila lang na EDSA. So, eto, nasa airport na ako. Yan yung pulis. Tinutulak yung bagahe ko. Yan. 2:37. Yan. Yung boarding pass ko, yung pulis din yung kumuha. So, hindi ako pumipila para kumuha ng boarding pass. Pagdating ko sa airport, sabi ng pulis, sir, eto na yung boarding pass ninyo. Akin na yung bagahe ninyo. So, pagbaba ko ng kotse, may nagatulak na ng bagahe ko. Okay? So, hindi na ako pumipila dun sa counter. Kaya hindi ko kailangan dumating 2 hours before. Tama, 2:55 yung boarding. So, umalis ako ng alas 2, 2:37. Ito na, papasok na ako ng x-ray. Tama? Yung x-ray na yan sa loob, hindi x-ray sa labas. Next. Di ba yung x-ray sa labas, mahaba pila ron? Oh, meron akong separate na lane kasi yung police hawak na niya yung cellphone ko, ganun. Diretso lang ako. So, ito, nasa ano na ako, business class lounge. Hindi nyo alam yun kasi laking pera. I mean, iba ticket ninyo. Kasi economy yung ticket nyo, ticket ko business class. Nagkwekwentuhan kami ng mga taga Cebu. Tinanong ko, magkano yung ticket nyo pagka papunta? Sir, mga 2,000. Sabi ko, yung ticket ko, 20,000. Okay? Kaya may, ano, nakita mo yung mga sopa? Pang isaang tao yan, no? Ganun sa gilid. Ito yung bag ko. Itong bag ko, 300,000. Yung maleta ko. Hindi kasama yung laman, ha? Yung maleta lang. Louis Vuitton yan. Special edition. Pagpunta ka sa store, wala ka mabibiling ganyan. No? Special edition yan, pang VIP lang. Okay? So, next. Yan. Kumain po ko ng lugaw. Yan yung pinakamahal na lugaw sa Pilipinas. Kasi bibili ka ng 20,000 na ticket para makalibre ng lugaw. Okay? This is called the Philippine Airlines lugaw. That's lahat ng milyonaryo, billionaire sa Pilipinas, paborito po to. Okay? Meron silang timpla. Kahit na nasa aeroplano ka, business class, pagka papunta ka ng ibang bansa, meron tong lugaw na to. Pagka hindi ka nabusog doon sa pinakain nila, breakfast, lunch, dinner, pwede ka mag-order ng lugaw. May ice cream pa pag nasa business class ka. Okay? So this lugaw, pagka you become as rich as me, no, when you can afford business class on Philippine, matitikman nyo rin tong lugaw na to. Para masabi nyo, sir, tama kayong sarap ng lugaw. Kasi yan yung lugaw na mga milyonaryo, bilyonaryo, general, congress. Yung pauwi ako, mga kasabay ko, general, congressman. Yan din kinakain nila. Paro kami ng kinakain. Okay? So yun lang, pasok kami doon kain lugaw. Tapos, after mo kumain ng lugaw, pupunta ka na sa aeroplano. 2:55, tama? Diba 2:55 yung ticket ko? Okay. Sige, play this video. Okay. Tapos, meron linya nung economy, meron linya nung business class, di ba? Yung economy yan, kayo, haba yung pila nyo. Ako, dire-diretso lang, sige. Ay, mamaya, yung pabalik ba yon? Meron akong video pabalik, sige, papakita, isesend ko para mapakita natin. Next, forward nga akong video kay Ruel. Sige, play mo na lang para makita nila. Ito, ipapasok na ako ng aeroplano. So, ano yung next dyan? Ikaw na mag-forward. And so, I'm in the first seat, no? Seat 1K, first class, yung pinakaunang upuan. Nawala. Okay, next picture. Yan. So, nakita nyo, maluwag yung upuan.
Di ba? By the way, yung suot ko, Louis Vuitton. No, yung jacket, 200,000. Yung pants, 80,000. So, yung sahod yung buong taon, pantalon ko lang. Sahod yung dalawang taon jacket. Okay? Oh, by the way, itong dalawang bracelet, yung suot ko, regalo ni Madam, 1 million isa yan. Nakaposas ako, hindi makawala. Hindi natatanggal yan. Nakatornilyo yan. Pagka dadaan kang x-ray, sabihin, pakitanggal, sorry, nakatornilyo yan, hindi pwede tanggalin. Next. Okay, so that's a ticket, no? Nakita ko, 2:55. Tama, boarding time, 2:55. Umalis ako, 2, dumating ako, 2:35. Nakakain pa ako ng lugaw bago ko sumakay na aeroplano. Tama? Pagka kayo, natataranta na kayo, di ba? Sabihin, ay, sorry, ma'am, late na kayo. Next flight na, bilhin na kayo ng bagong ticket. Tama? Or rebooking fee. Dagdag ka ulit 1,000 para makasakay ka. So, may pagkain pa. Tama? 1 hour lang yung flight, may pagkain pa. Nakita niyo yung pagkain? Nakaserve siya sa, ano, plato talaga. Makita niyo? Ito, tunay na, ano yung kutsara, hindi yan plastic, no? Di ba, usually, pagka naglapag sila, yung para nasa plastic lang lahat. Tama? Oh, so, when they serve you in business class, hindi gumagamit ng plastic yung mayayaman. Kaya kailangan nasa plato talaga. Nasa plato, nasa, I mean, real plate, real bowl. Right? So, and this is just domestic flight, ha? Pag international flight, may paano pa yan, may pili ka ano gusto mo, wine, beer, lahat. Lahat na alak, pumili ka pa kung anong gusto mo. Babaksakan ka niya ng alak kung anong gusto mong alak. Magpakalasing ka doon. Okay, so ito yung ticket ko. Ito yung presyo. 20,086. Okay? So you want the first class service or business class, you need to be willing to pay. No? Parang special service doesn't come for free. Make sense? Okay? Gusto mong, you know, Cebu Pacific, kunyari, 1,000 o ganun talaga, di ba? Walang pagkain, walang tubig. Pagka, bili mo yung tubig, tama? At dito, pati alak, libre, may ice cream pa, di ba? Oh. Okay, so ito, sinundo na ako sa Cebu. Ang sumundo sa akin, doktor. Doktor po na nag-resign. Ano to, ha? Surgeon. Alam niyo yung surgeon? Yung nag-o-opera. Yung nag-o-opera. Surgeon po siya. Government surgeon for 10 years. Sweldo niya almost 200,000 naman. Nag-resign siya para mag-full-time sa iFern. Sabi niya kasi ang taas ng pinag-aralan ko, ang taas ng katungkulan ko, tapos hindi lang siya ordinary surgeon, chief of surgery. Pero nagkwekwentuhan kami, sir, niloloko lang kami nung gobyerno kasi chief of surgery, hindi naman dinagdagan yung sweldo ko. Parang ano lang, sikat lang kasi posisyon. No? Surgeon, yung kita niya is yung pagiging surgeon. Yung chief of surgery, titulo lang. Wala naman dagdag sa sahod. Pero lahat ng problema ng mga surgeon, mga nurse, sa kanya ibinabato. Ha? Consumption. Hindi, sa iFern, commission. Sa traditional na mga empleyado, traditional na negosyo, consumption. Okay, let's play this video. May sundo ako. Doktor yung sumusundo sa akin. Hello ba? Okay. Sige ba? Dito lang pa sa kabila ng kamer natin doon. Ang kotse ni Doc. No, I'll sit with you. So si doktor nag-resign, nag-full-time sa iFern, ngayon naka-chedeng. Ang kotse niya dati, nung sa gobyerno pa siya, nung surgeon pa siya, Toyota Fortuner. Ngayon, full-time siya sa iFern, chedeng na yung kotse niya. Tapos after 1 year, no, binila niya ng Mini Cooper yung misis niya. Kaya Mini Cooper lady si misis, the first in Cebu and Visayas. Tapos si misis, merong downline, the first Mini Cooper lady in Mindanao naman. Okay? So, dalawa na po yung Mini Cooper natin, isa sa Visayas, sa Mindanao, puro doktor. By the way, sa Cebu, 200 na yung doktor natin na miyembro ng iFern. Pag ikaw, hindi ka pa miyembro, nagdududa ka, eh, wala ka nga pang doktor eh. Ito, mga doktor nga, nandito na sa amin. Tama? Okay, so yan yung reason kung ba't nagpunta ako ng Cebu.
Oo, si Vice, oh, na mo, pati yung bata, kilala. Ano yung nakasulat sa taas ng ulo ni Vice Ganda? Yun. Okay, so iPhone presents, no, unkabogable Vice Ganda. This is the second that she did the unkabogable. Yung first time po sa Okada, Manila. No? And invited din po tayo ron. Ang kasama ko po, Million Dollar Club. Anim lang yung sumama that time. Si Zach, si Des, Melanie, Alex, Marvin, and Keith. So, anim lang sila, plus kaming dalawa ni Madam. Tapos yung other special guest, si Dr. Rabelo, Dr. Hayden. Tapos lahat yung mga mundo na ng kabaklaan sa Pilipinas. Ang pinakasikat na mga bakla sa Pilipinas, yung mga meron 1 million followers on TikTok, 1 million followers on Facebook, 1 million followers on Instagram, 1 million followers on YouTube. No? Puro mga sikat sa social media. Kasi idea nga ni Vice na lahat daw ng sikat na bakla, dapat magtipon-tipon, magkakilala. Kasi magtulungan para lalo silang sumikat, lalong yumaman. So, and then ask Ivern to sponsor. Kaya kami lang yung hindi mundo nung kabaklaan na nandun. No? Nandun kami bilang sponsor, bilang supporter. But at this time, mas marami po. Kasi sa Cebu, sabi ni Vice, Dada, Sister Kimi, meron kaming event sa Unkabogable in Cebu. Sabi niya, pwede ba kayong sumuporta? Of course. Sabi ko, pwede ba ako magdala ng marami kasi may event kami sa Cebu. Sabi niya, sige, ilan kailangan? Sabi ko, 20, pwede na. So lahat doon, kabaklaan, tapos yung 20 na iFornation. Okay? So I think nakita niyo naman yung post ng ibang leaders, diba? May kasama sila mga artista, mga ganyan. Sino yung artista na? Hindi ko kasi kilala, ka-table ko siya, pero hindi ko sila kakilala. Tapos narami nagpapapicture sa akin, sabi ko, wow, masikat sila sa akin. May nakakita ba doon? Anong pangalan ng dalawang artista? Ha? Kay Abad. Kilala niyo yung Kay Abad? Anong sino siya? Anong telenovela ba yun? Hindi. Tabing Ilog. Okay. Tapos sino yung kasama niya lalaki? Sikat din daw yun. Paul Jake Castillo. Yan, kilala niya? Nabalitan lang, PBB daw yun. PBB, oo. Okay. So, ito po, no? So, the red carpet walk was live po siya. Tignan niyo yung account ni Vice Ganda sa Facebook. Live po yung carpet walk, red carpet walk. And I was interviewed, no? As part of the red carpet walk. So, if you want to see the interview, pwede niyo panoorin doon. Okay, so ito picture po nung leader natin, na mga kasama natin. Ayan. So, nagtatlong beses nag-BE si Vice Ganda, no? So, for the event, meron siyang grand entrance. Tapos ito yung second outfit niya. Ito yung after party, yung nagiinom-inuman na lang kami. So ito, nagpa-picture. Sabi niya, picture mo, padala mo kay Sister Kimi. Kasi lahat ng alas na suot ko, hiniram ko kay Sister Kimi. Kaya sabi niya, pakita mo, suot ko pa rin yung alahas niya. So ito, yung hikaw na nandito. Kay Madam yan. Tapos ito yung tatlong necklace na suot niya kay Madam lahat yan. Uh-oh. Sino nanood nung Clarice na concert? Yun, yung suot ni Vice Ganda doon sa Clarice na concert na alahas, doon niya hiniram. Pagpunta namin, dinala namin. Tapos sinuot niya. Hanggang ngayon, nasa kanya pa rin. Kasi, nagmamadali siya yung sole, dadalin daw niya sa bahay. Sabi ni Madam, suot mo lang yan, di ko mapapansin. Marami kong alahas. Di ko alam na wala yan sa bahay. Ha? Suot mo lang hanggang gusto mo. Yung nakita nga ni Regine Velasquez, no? Yung nakita ni Regine Velasquez na sinusuot ni Vice, pati yung 7 carats yung hikaw, 16 million yung hikaw ni Madam, yung pare, 7 carats, 7. Yun yung bili ko dati. Ah. I think I bought that 6 years ago, 7 years ago. So maybe now it's worth 25 million, I don't know. So nung nakita daw ni Regine na suot niya, sabi niya, wow, grabe yung alahas mo. Sabi niya, bagong hindi, hiniram ko lang kay Sister Kimi. Sabi niya, ako bibiling ganyan kamahal. So, ito po yung mga kasama natin sa Cebu. Okay? So, Million Dollar Club, Cecil Rances, Salvador Rances, no? Si, apat na gasolinahan po yung sinara, worth 16 million para mag-full-time sa iFern. Kayo, wala po kayong pangbili ng gasolina. Pinagdududahan nyo kami. Wala rin kayong kotse. Ito, apat na gasolinahan, worth 16 million kasi 4 million per gas station. Okay? So, nakausap ko si Cecil. Sabi ko, oh, ano negosyo nyo? Sir, meron kaming apat na gasolinahan. Yung dalawa kumikita, pero pinagbukas kami ng dalawa. Ay, yung dalawa lugi. So, yung kita namin sa dalawa, pinantatapal namin dun sa lugi. Sabi ko, kung gusto mong umasenso sa buhay, isara mo na yung dalawang lugi.
Pag-uwi niya sa bahay, kwento niya sa mister niya, may nakilala ako today. Ganyan, isara na daw yung, ha? Bakit? Eh, mamatay-matay ka dyan sa pagpapatakbo niyan. Ngayon, gusto mo isara. Eh, tama naman yung sinabi niya, kasi lugi, ba't pa natin patakbohin? Diba? Eifer na lang, yayaman pa tayo. Sagot na mister, eh bakit dalawa lang isara mo? Isara mo na lahat yung apat para mag full time na tayo sa Eifer. So si Mrs. naman yung, ha? Bakit apat? Dalawa lang. Pero at the end of the day, nanalo yung isara yung apat, sinoli nila dun sa Flying V. Tapos ngayon, full time na sila sa Eifer. Yung total ng kinita nila since sinara nila, yung apat na gasolinan, 75 million. Okay? 50 million yung kay Mrs., 25 million yung kinita ni mister. So, I think super worth it yung pagsasara nila. Ito mag-asawa, si Melanie at si Alex. No? 11 years po silang call center. Ang sahod po nila, 100,000 combined. 30,000 si Mrs., 70,000 si Mr. 11 years po sila. Nung nakilala ko sila, yung kotse nila, may kotse na sila, Mazda 3, 11 years old din. Okay? Hindi na nila kaya palitan. Tapos, wala silang napundar na bahay. Nakikitira pa rin sila sa magulang ni Melay. Okay? So, 100,000 na yung kinikita. So, ngayon, part na sila ng Million Dollar Club. Yung combined na kinita na po nila, 200 million, 6 na taon. Okay? Only 6 years. Ito po, sa ilalim nila, Marvin at Keith Casino. Si Keith, nagtatrabaho po kay Senator Tito Soto. He worked for Senator Soto for 6 years habang Senate President, si Senator Tito Soto. 100,000 yung sahod niya. Pag nagbo-bonus po sila, 200,000. Minsan tatlo, apat na beses po sila mag-bonus. Pero iniwan po nila kasi sa iFern, pag mahina yung negosyo ni Kit, 300,000. Pag malakas, 500,000, 600,000. Si Marvin, pag mahina, 800,000. Pag malakas, umaabot ng 2 million. Okay? So pagka-combine nila, more or less, nasa 2 million to 2.5 million po. Okay? Tapos yung kotse po nila, this year lang ha, wag na natin kwento yung luma. Yung luma niya, Fortuner, Mercedes, Mini Cooper. Yung this year lang, Porsche Cayman, 7 million, April 2022. Tapos, November 2022, Cadillac Escalade, 14 million. Okay? So, Million Dollar Club member rin sila. Ito si Lionel, nung sumali sa Eifer, ahente po ng condo. Okay, so right now, ngayon, meron siyang Mercedes-Benz, meron din siyang BMW, bumubukas yung bubong, parehong 4 million each. Tapos kakalipat lang niya sa bahay, dito sa parang Marikina yata, may swimming pool. Okay, na for the first time na ilipat niya yung nanay at tatay, kasi namatay yung ate niya, so yung dalawang pamangkin siya rin yung nagpapalaki. So yung dalawang pamangkin, nanay, tatay, nakalipat na sila bagong bahay, may swimming pool. Okay, Million Dollar Club rin yan. Dito, ito yung mga doktor. Ito yung sinasabi kong surgeon, yung sumundo sa akin. Ito yung misis niya. Ito yung downline nila ng doktor na naka-Mini Cooper sa Mindanao. Ito po, si Jack, kapatid ni Melay. Kaka-birthday lang niya, 28 years old. Ang kinita sa iFern, 25 million na. Tatlong taon pa lang siya sa iFern. Okay? Ang kotse niya, Mustang na bumubukas yung bubong. Yung kotse ni Mrs., Mini Cooper na bumubukas yung bubong. Kasi nung kumita siya ng 1 million sa isang buwan, hindi niya ginastos sa ibang bagay. Hindi siya nagbayad ng utang, hindi siya nag-ano. Yung buong 1 million pinang-down payment niya sa kotse ni Mrs. na Mini Cooper para makasama si Mrs. sa Mini Cooper ladies. Okay? Tapos ito, downline po nila, no? BDO teller, nag-resign para mag-full-time sa iFern. Naka-Mini Cooper na rin to. Okay, so almost 2 years pa lang siya. Kasi yung mister niya nag-resign March 15. Tapos siya parang August yata siya nag-resign. So 2020 yon. So 2020, so 2 years mahigit. 2 years mahigit yung unang kotse nila Mitsubishi Expander, pangalawa po nila. Actually, yung pangalawa nila Mercedes-Benz. Pero nung nagkaroon ng opportunity, meron tayong isang Mini Cooper na lalaki yung may-ari. Eh, tapos nagtayo ng Mercedes-Benz Club si Eifern. So, gusto ni lalaki mag-Mercedes-Benz. Si babae naman, gusto mag-Mini Cooper. Nagpalit po sila ng kotse. So, parang yung chedeng nila isang buwan lang. After 1 month, Mini Cooper na. So, kung babalikan mo yung Facebook ni Jedda, makikita nyo, binuksan dito yung Mercedes nila, no, naka-ribbon. Tapos, after 1 month, Mini Cooper naman. Kasi nakipagpalit po sila. Okay?
So wala tayong tinatago, no? Yung kotse silang nagda-down payment, silang nagma-monthly, pero may opportunity na magpalit. So si lalaki happy na sa Mercedes-Benz boys na siya. Si babae naman happy kasi nasa mini lady siya. Okay, so I think I introduce everybody, no? Okay, so ay, ito pala si Joseph Nones, no? Tapos si Chano, nasaan si Chano? Hindi ata nakasama, pati si Zach sa kasi Mai nandiyan din. Hindi siya nakasama sa group picture, no? So anyway, kasama pa namin si Chano, yung 18 years old na nagmana nung account nung nanay niya na last year 18 million. 18 years old, last year 18 million yung kinita. Si Joseph, ano to? Ang sweldo niya sa Shell Philippines, 90,000. Ngayon sa iFern, pag mahina, 500,000. Pag malakas, 500,000 pa rin. Nakasteady pa siya doon, hindi pa niya nalalagpasan yung 500. Okay, so sabi niya, sir, ba't di ko malagpasan? Sabi ko, you cannot find the right leader until you become the right leader first. Kailangan gumaling ka muna bago ka makakakuha ng magaling. Oo. Okay, so ito po yung pakinggan niyo mabuti. Dito po sinabi ni Vice Ganda na yung alahas niya kay Sister Kimmy. Sige. Okay. So, nagsisinungaling ba ako? Hindi, no? Ayaw niya mag... Ayun. Ah, wala na to. Kasi wala naman siya dito. So, we just awarded the people who won in the raffle, no? Sa Cebu, yung mga taga Cebu. Yan, yung mga nanalo nung... Tapos, nag-announce din tayo nung mini ladies. Kasi, we awarded her in Manila, but hindi pa namin siya na-award and nandun yung mga downline niya. So, we awarded her again in Cebu. Ito yung sinasabi kong doktor. No? So, that's the first mini countryman in Mindanao. No? Or the first mini Cooper lady in Mindanao. Okay? So, ito na. 14, actually, hindi na 14 to. 13 days na lang. Pasko na. Okay? 13 days na lang. Pasko na. Kung miyembro ka na ng iFern, anong dapat mong gawin? Dapat everyday magbenta ka na ng produkto para kumita ka. Kasi, di ba gusto natin ng Christmas? Sabi ko nga, longest Christmas sa Philippines, lahat gusto mag-celebrate, pero ba't taon-taon luhaan? Ba't taon-taon bigo? Ba't taon-taon relief goods yung Noche Buena? Ba't taon-taon, you know, 555, Lucky Me, tama? Ba't wala kayong may handa? Kasi hindi nyo pinaghandaan, kaya wala kayong may handa. So, with the 13 days left, no? If you sell, no, yung Fern D60s na ang puhunan 430, 'di ba? Ang bentahan 680. So kumikita ka ng 250 kada isang kahon, tama? So all you need to do, kung magbebenta ka ng dalawa, no? 500 per day 'yan. Times 13 days, magkano? Ha? Magkano? 6,500. Pero pag yung 250 per day, magbenta ka ng apat, meron ka 1,000 per day. Tubo. Times 13, may 13,000 ka. Umpisa ko tinuro tong kak mo. Ito yung kak mo. No, kasi kak mo, kumusta ang Christmas mo? Gusto mo ng magandang Christmas, di ba? Paghandaan mo. Tinuro ko to 90 days ago. So marami na pong nag-PPM sa akin, sir, salamat sa tinuro niyong kak mo. May 50,000 na ako para sa Christmas. Okay? May pambili na ako ng Aguinaldo, may pambili kami ng Noche Buena, may sobra pa ako pang New Year. May pampabili pa nga ako ng paputok eh. Okay? So, ngayon, 13 days na lang. Pagka nakabenta ka ng dalawang bote, 6,500 makakatulong pang Noche Buena. Pwede pa rin, di ba? Makakabili pang Aguinaldo, kaya pa i-budget, di ba? Oh. Pagka 13, mas malaki, tama? Makakabili ka pa ng cellphone, kahit na mura, bigay mo sa anak mo, sa asawa mo, tama? Oh. Makabili ka pang lechon. Oh, oh. So, lahat gusto ng lechon once a year. Alam mo ba sa iFern, anong tinuro namin sa mga leaders?
lechon for breakfast. Walang okasyon. Bakit ka nag-order ng lechon? Wala, trip ko lang. Gusto ko mag-breakfast ng lechon eh. Natuto ko sa kay madam nun eh. Sabi ko, kain tayong lechon. Ha? Breakfast. So punta kami, bili kami ng lechon, umaga. May mga bentahan yung kilo-kilo. Pero ngayon di na, kasi lahat nung na masarap na lechon, kilala na kami. Isang text lang, papadeliver yung lechon. Pero hindi pwede same day, the day before. So pag naisipan ni madam, gusto niya mag-lechon bukas, hapon, gabi pa lang, magte-text na siya. Padeliver ka ng lechon bukas sa bahay. Okay? So tomorrow, meron tayong party ng mga empleyado. Hanggang alas 4 lang yung office bukas. No? I mean, ito can open longer, but the hub is only up to 4 p.m. So, yung Million Dollar Club nag-donate ng 5 lechon. Yung lechon na kinakain namin yung masarap, no? 13,000 isang lechon. So, 5 lechon yung regalo ng Million Dollar Club para sa mga empleyado. Pero, ano yun? Dagdag lang yun. Kasi sa hotel po yung Christmas party ng mga empleyado. Sa Astoria po. Okay? So, yung lechon dagdag. Kanina nga, nung sinabi nila, sabi ko dun sa HR ko, tanong mo sa Astoria kung pwede tayo magdala ng lechon. Sabi niya, syempre, iPern yan. Lahat pwede. Okay? Okay. So, ito, sa ano ko lang to binaksak sa Cebu. The difference between millionaire and resolutionaire. Alam niyo na yung resolutionaire? Ngayon nyo lang narinig? Okay? Ang millionaire po, ito, yan yung ginagawa namin dito sa iFern. Meron na bang naging millionaire dito sa iFern? Yung nandito sa loob? Kumita na ng 1 million? Meron po dito. Ayan, may nagtataas ng kamay. Tingnan nyo, may mga totoong tao na kumikita na 1 million na dito. Ayan. Hanggang doon, sa likod, si Christina, no? Christina, how much have you earned already in iFern business? Total? Almost 20 million, ha? Mini Cooper lady rin yan. Naka Mini Cooper. Bumubukas yung bubong ng Mini Cooper ni Christina. 4.4 million. Okay, so millionaire is what we create in iFern. At millionaire din, yan yung nagtatrabaho araw-araw sa sariling negosyo para maging matagumpay na milyonaryo. Kung empleyado ka, araw-araw ka nagtatrabaho, di ba? Minimum wage. So ngayon dito sa iFern, negosyo mo to. Tanginang negosyo mo to, hindi mo tatrabahuin araw-araw, tatamad-tamad ka, negosyo mo to eh. Di ba yung nagtayungan ng sari-sari store, alas 6, bukas na, tapos gabi hanggang may lasing na nagiinuman, di pwede magsara? Tama? Pag nagtayo ka ng talyer, di ba, kahit na 10 oras ng gabi, may naplatan, kinato kayo, magbubukas ka. Kasi yan yung chance mo makapag-ayos ng gulong. Tama? So, ito sarili mong negosyo. Bakit every other day ka lang nag-iFern? Ba't hindi araw-araw? Nakita nyo ba yung post ng mga leaders ng iFern, yung mga top earner, yung mga kasama? Di ba araw-araw may post sila? Araw-araw may ganap. Kaya malaki kita nila kasi araw-araw may ganap sila. Araw-araw may kausap, araw-araw may benta, araw-araw may latag. Kung ikaw, feeling mo, sarili ko naman negosyo yan. Every other day ko lang magne-negosyo kasi mag-alaga akong bata. Hindi kaya yaman. Kasi ang negosyo mo every other day eh. Pag may nakuha kang business partner na gustong hatawin si Iper, ang sagot mo, sige, bukas na tayo kasi mag-alaga akong bata today. Tama? Tapos bukas, meron kayong schedule, may sakit yung anak ko, bukas na lang tayo ulit. Pagdating ng bukas, may sakit pa rin siya. Yung kakausapin nyo, sumali na dun sa kabilang kumpanya. No joke. Totoo yan. Okay? So ano yung resolutionaire? Galing po yan sa New Year's resolution. So ilang taon ka nang gumagawa ng New Year's resolution? Nabago ba yung buhay mo? Yung mga naimbitahan today na hindi pa member, ang buong laman ng utak mo, sige, umpisahan natin yan next year. Tama? Next year, umpisahan natin yan. Kaya taon-taon naghihirap ka kasi pagpasok ng bagong taon, wala kang pera. Tama? Nahihiya ka mangutang ng January 1, kaya titiisin mo yung gutong mo hanggang January 2, maghahanap ka ng mautangan on January 2. Tama? Tapos, pag bumalik ka na sa trabaho, makakahinga ka na kasi akinse may sahod ka na. Pero ito mangyayari, iuutang mo na yung Christmas bonus mo for December sa January pa lang. Tama? Yun yung problema. Nagkaroon nga ng Christmas bonus ang Pinoy, 13 month, para gamitin sa 13 month, pero January pa lang inuutang na. Alam ko yan, ang dami kong kumpanya eh. Pagkadating ng pasukan,
pinapautang namin sa kanila yung kalahati ng Christmas bonus. Kasi maraming kailangan ng dagdag na pera pang tuition. So, pinagbibigyan namin sila. Dati, di ba, ang pasukan June? So, pag enrollment, April, May, nagpapautang na kami. Nag-release kami 50%. Pero safe yung mga IPERN employees kasi normal, pag bonus kami, 14 months, 15 months. Okay? So, ang normal sa IPERN, 15 months bonus. Roel, tama? Naka 15 months. Oh, namo, 2 times apply yan. Ikaw, hindi ka nakatanggap. Okay? So, the company is known for being generous and that's what we do. But hindi naman lahat ng employers generous. Wala silang pake. Tama? So, resolution here. New Year's resolution. Next year na ako sasali sa IFRN. Ang ganda! Naniniwala ako doon sa presidente nyo, pero next year natin umpisahan. Okay? Diba? Yan ang buong nasa isip nyo. Alam ko na yung sasabihin ko sa nag-invite sa akin. Next year. Promise, next year. Okay? And I tell you, kung this year mahirap ka, next year mahirap ka pa rin. Kasi kung walang bago, walang pagbabago. Ganun talaga yon. Kontrahin nyo ako kasi mayaman ako, mahirap ka, talo ka talaga. Diba? Tangin na isipin nyo, yung ibabayad nyong 9-5, 28-5, 66-5, mukhang may maidadagdag ba siya sa akin? Wala kayong may tutulong sa akin. Pero napakalaki ng may tutulong ko sa inyo. Nagtrabaho naman kayo eh, di ba? Sino yung boss ninyo na 7:30 na wala naman maihita sa inyo kakausapin kayo? Nauna pa yung sa inyo umuwi, di ba? Oh. Kahapon Linggo, nandun ako sa Cebu, ganito rin. Pero mas maraming tao dun sa Cebu. Pinaghandaan nila yun eh. Hinintay nila yung pagdadating talaga nung grupo namin doon. Di ba? Kayo ngayon, di ba? Kahit konting tao, nandito pa rin ako, kinakausap ka pa rin kayo. Bakit? Kasi hindi kailangan 100,000 o 1,000 kausap ko. Kasi kung makagawa ko ng 1 milyonaryo ngayon, sulit yung pagsalita ko dito ngayon. Ang tanong, sino? Sino? Yung magtatrabaho, yung sasali, yung gagawin tong kak mo. Kasi kung hindi gumanda yung Christmas ninyo, sasabihin ng mga nakakakilala sa'yo, wala namang kwenta yung IFERN. IFERN na siya, di ba? Bakit bulok pa rin Christmas niya? Paano nila malalaman bulok Christmas mo? Wala kang post. Kung may masarap kang pagkain, pinost mo yon. Tama? Kung wala kang masarap na pagkain, mukha nyo lang po post nyo. Halika, selfie tayo. Kasi wala tayong makain eh. Tama? Kung may masarap kang pagkain, may lechon ka, takin na pati yung gilagid ng lechon, ipopost mo. Tama? Oh. Parang kayo, once a year lang kayo magka-lechon, mega po sa amin sa isang, alam nyo, meron isang buwan na 200,000 binayad ko sa, dun sa nagde-deliver ng lechon. Kasi hindi lang kami yung kumakain ng lechon, namimigay rin ng lechon si madam. Pag kami nakakita sa IG niya, wow sis, ang sarap, bukas, tanga na, nagpadala siya ng lechon doon sa nagsabing masarap. Ganun siya makipagkaibigan. Sis, ang sarap niyan, saan ba yan? Ano address mo? Bukas may lechon ka. No? Or pag may nag-birthday, papadala niya ng lechon, no? May nabinyagan, padala siya ng lechon. Ganun yon. Ganun siya makipagkaibigan. Okay? Kaya maraming nagmamahal sa kanya. So, ito, no? Ulitin ko lang para may mapicturean kayo. Nakailang New Year's resolution ka na ba? May nangyari ba? Meron? Wala. So, you know, the New Year's resolution is a joke. Tapos yung sabihin, oh, maglagay ka ng pera sa bulsa mo. Tumalon-talon ka. Eh, putangin na, niloko mo lang sarili mo. Okay na yung pera, bulsa ko. Tapos after, ikaw naman, lagay mo sa bulsa mo. Lagay mo sa bulsa mo. Niloko nyo yung sarili mo. Kung pamahiin man yon, eh, peke nga yung pera, hindi naman sa'yo. Pero kung galing dito sa kak mo, kinita mo yan sa IFR, nilagay mo sa bulsa mo, di ba? Eh, next year, maganda negosyo mo. Saka ang magandang negosyo sa 2023, yan yung palaging mali ng Pinoy. Umpisahan natin next year. Eh next year, pagpasok ng taon, wala kang kapera-pera. Hindi mo talaga maumpisahan. Mawawala na naman yung buong taon. Nangutang ka sa January 2, buong taon, utangero ka na naman. Pag babae ka, utangera ka. Tama? Pero pag inumpisahan mo ngayon ka lang makakahawak ng pera eh. Sugal mo na dito. Mag-member ka, 9-5, 28-5, 66-5. Member mo, benta mo yung laman, balik na yung puhunan mo, magbenta ka ng ganito, edi may pang Noche Buena ka. Kailangan mo lang pagtrabahuhan. 10 taon,
or dalawang ano 20 years mo nang hindi pinaghahandaan, ngayon for the first time ng buhay mo may nagtuturo sa iyong paghandaan. Pag hindi mo pa rin ginawa, tamad ka na lang talaga. Tama? So, huwag ka na magsinungaling sa mga anak mo, sabihin mo, anak, wala tayong Noche Buena kasi tamad ang nanay at tatay mo. Sinabi na sa amin yung dapat gawin, hindi namin ginawa. Kasi, nagsisinungaling ka sa anak mo, eh di pinalaki mo na silang sinungaling. Yun yung turo mo eh. Diba? Alam mo naman sa puso mo kung nagsisinungaling ka o hindi. Hindi kailangan magsinungaling kung ginawa mo ng tama yung negosyo mo. Gusto niyo yung umaman, di ba? Nagpe-pray kayo? Gusto niyo umasenso sa buhay? O ngayon, may kausap kayong tinuturuan kayo. Ano to? Ay, hindi pa siya. May iba pang ipapadala yung God sa akin. Di ba? Hindi pa I-Fern. Meron pa, ano? J-Fern. X-Fern. Y-Fern. Hindi pa ito. Hindi pa kasi ako handa eh. Alam niyo, walang handa magnegosyo. Wala rin handa para umaman. Sa I-Fern, naglakas sila ng loob, sumali sila, nagtrabaho sila, nagulat sila, mayaman na pala sila. Okay? Kanina kachat ko si Melay, in-screenshot ko. Si Jack Sumalinog. Forward ko sa iyo para makita nila. Si Melay pala. May sisend ako sa'yo, Ruel. Pakita natin. Ito muna. Itong huling pinadala ko sa'yo. After nitong mga slide. Okay. So, balik. So, your solution, wala nangyari, di ba? So, in Tagalog, milyonaryo at resolusyonaryo. So, sino yung mga resolusyonaryo dito? Diba? Oh, sige, hindi sila resolusyonaryo. Mga sinungaling sila. Okay? So, sino yung milyonaryo na dito? Pwede tumayo. Yung milyonaryo na. Kumita na 1 million sa I-Fern. Sino mga kumita na 1 million sa I-Fern? Yan. Okay. Palakpakan natin yung mga kumita na 1 million. So, etong tanong. Ay, sinabi ko bang umupo na kayo? Tayo lang kayo. Yun na nga yung participation nyo. Mamadali pa kayo umupo. Okay, so yan yung mga kumita na 1 million sa I-Fern. Ano, Christina, labas ka dyan para hindi nila alam na nakatayo kayo. Kala nila mataas ang upuan mo dyan. Yan, dyan ka sa gitna. Okay. So yan yung mga kumita na 1 million sa I-Fern. Okay? So, sino yung gustong kumita na 1 million dito? Pwede tumayo. Yung gusto lang ha, yung gusto maging resolutionary, huwag nang tumayo. Oh, gustong kumita na 1 million. Okay. So si Harry, okay lang yan. Tangin na bilyonaryo yan, kaya hindi siya tumatayo. Mali kasi yung tanong eh. Sino yung milyonaryo? Eh, tangin na bilyonaryo ko ba? Harry, please stand up if you're billionaire. Ah, see? Tingnan mo. Tagal ko nang akilala yan. Alam mo mga bilyonaryo, ganun yan. Okay. So, tumayo kayo. That means gusto nyo maging milyonaryo. Oh, so, para maging milyonaryo, kailangan po natin, number one, join I-Fern first. Wala magtuturo sa iyo, hindi kita matuturuan, hindi kita mapapayaman kung hindi ka miyembro. Pag miyembro ka na, kailangan gawin mo. Kung tatamad-tamad ka, nandito ka lang kasi sinabihan ka ng upline mo, nahiya ka lang, mahiya ka sa sarili mo, wag sa upline mo. Mahiya ka sa sarili mo, ang tagal mo ng miyembro ng I-Fern, ba't di ka pa rin kumikita ng malaki? Tama? Mahiya ka sa sarili mo, wag sa upline mo. Mahiya ka sa sarili mo at sa pamilya mo. Bakit hindi ka pa rin kumikita ng malaki? Eh, yung mga kasabayan mo, ang laki na nang kinikita. Pinagkaiba nyo lang, masipag sila, tamad kayo. Okay? So, dito, tinatanong, milyonaryo at resolusyonaryo, sino ka? So, ngayon, tatanungin ko kung sino ka. Ano yung sasagot nyo? Sige nga. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Dapat sabay-sabay, isa pa, last. Sino ka? Sino ka? Tingnan mo, ang sarap isigaw, tama?
Ang sarap isigaw. Okay, thank you, have a seat. Ang sarap siyang isigaw, trabahuhin mo para magkatotoo. Tama? I can, lahat ng tao kaya ko gawing milyonaryo. Mahirap, mayaman. Yung tumayo sa likod, si Tess. Tess, ilang taon ka na? Sabihin mo sa kanila. Kailan? Kailan ka mag 64? Sa June, 64. So, 63 siya ngayon. Kailan ka nag-join sa iFern? Camera. July of 2019. July of 2019. Okay. Sir. Ilan million na yung kinita mo sa iFern? So, yung 2019, senior ka na? Hindi pa po. Ilang taon ka na? Pa lang po. So, 59 ka noong 2019? Yes, sir. Okay. So, ngayon 63 ka. So, yes, in po. 4 years, nag-join ka 59. Ngayon, 63 ka na, magkano nang kinita mo sa iFern? Almost 7 million, pero nag-pandemic po kasi, sir, di ba, ng 2020, 2021. Uh-oh. Pero kumikita pa rin po ako noon. Kahit na pinagbawalan ka ng pamilya mo lumabas, yes, tama? Yes po, sir. Takot silang lumabas ka. Labas pa rin ako, sir. Pero yung mister mo hindi lumabas, pero na-COVID. Na-COVID siya. Buti nga. Pero ano, sir? Pero ano ha? Kwento mo yung napauwi mo. Ilan taon sa Saudi mister mo, tas napauwi mo dahil sa iFern. Kwento mo sa kanila. Opo. Yun po yung talagang, kahit po yung edad ko ngayon, kahit po pinagbabawalan ako ngayon ng buong pamilya ko na tumigil na daw ako dahil nandyan ang daddy nila, kailangan makasama ko na siya, ganyan. Pero hanggang ngayon po, nag-iFern pa rin ako. Bakit? Actually, meron na akong nakuha na naman. Galing po ako sa ibang company. Ngayon po, may nakuha ako. Nandiyan po ngayon sa harap ni sir. Kasamahan ko po doon na crown. Bakit? Saan? Sino? Tumayo kaya, ka. Kaya pala nagtatago. What? Baka, pwede ka na ba makita sa camera? Hindi na, sir. Pwede na ba siya makita ko sa camera? Opo. Tinanong ko po kasi, sir. Sige, ihalap mo. Pakita natin kung sino yung tinutukoy ni Tess. Kaway po kayo. Kaway po kayo. Kaway crown po kayo sa camera. Yan. Isa siyang crown. Kasamahan ko po sa dati namin company. Okay. Tinanong ko kasi kung magkano nang kinikita niya ngayon. Ay, nakakaya. 3,000 na lang. Wala pang dalawang. Dalawa, wala pang two, kaya pala, ano. Kanina ko pa napapansin mo si Madam, yabang na lang meron sa kanya. Wala na lang, wala pa siyang ano, dalawang pair, di ba? Magkano yung ano natin dito? One Team six. Sales Commission, 1,600. So sa 3,000 na ko po. Ayan. So bakit po ano, bakit po hanggang ngayon, andito po ako kay iFern, kahit thank po pinagbabawalan po ako. Umupo ka na Mars. Nagmi-millionaire ka rin dito kagaya ko. Hindi lang millionaire kasi po ako po ay not to brag but to inspire, sabi nga ng aking upline, multi-millionaires member na rin po ako. Yeah. Multi-millionaire. Ibig sabihin po kumita hinihintay na ko po yung pagpasok mo sa presidential director eh. Yes. Para so, madagdagan yung senior doon. Yes. May dalawa na kami senior sa council, ha? Si Dan Mendoza, Kit Mendoza. Malapit-lapit magkasawa na. Magkasawa po senior. Yes, sir. Nakachadeng po yun. Ito, hanggang ngayon, hindi pa rin nakachadeng. Yes, malapit na po, sir. Sige. Talagang abangan tatrabahuin. Hindi kita papapasukin sa council kung hindi ka nakachadeng. Ay, Diyos ko, Lord, help me. Ayan po. So, bakit ko po minahal si iFern? Bakit ko po minahal si Sir Tom at si Madam Kim? Super, hindi ko po talaga sila makakalimutan hanggang sa mawala po ako dito sa mundo. Bakit? Kasi po, dati, hindi ko talaga mapauwi-uwi ang asawa ko. Bakit po? Tanungin nyo, bakit? Kasi po, ang dami-dami ko ng pinanggalingan na company, wala pong, hindi po kagaya kay iFern yung nangyari po. Alam nyo na po yun. So, isa po ako sa tinawag na, sinasabi nila na nasunog. Kaya po ako nag-stay doon sa pinanggalingan ko, bago po ako nag-iFern, kaya po ako nag-stay doon ng 13 years. Itanong nyo po kung magkano pong kinita ko doon. Kinita ko lang po dito ng isang, wala pang isang taon. Sa 13 years, yung kinita ko dito na isang taon. Tama ba, Mars? Ayan, may magpapatunay na pumapalakpak. Bakit? Bakit ko minahal si iFern? Lalo na si Sir Tom. Alam nyo ba, dito lang kay iFern, nag-iisang CEO na nagsabi sa akin, Tess, pauwiin mo na ang asawa mo so that you will enjoy for the rest of your life. Ang tatanda na ninyo, sakit magsalita ni sir, pero totoo. Ang tatanda ninyo,
Ilang taon na ang asawa mo, sir? Mas matanda po siya sa akin ng 5 years. Ang tanda na, nandun pa sa Riyadh, nandun pa sa Saudi. Sir, magkahiwalay po. Siguro yung 100% na dapat magsama kami, wala pang 1/3. Lalo siyang nainis. Lalo siyang nanggigil, si Sir Tom. So, si Sir Tom lang po ang nakapagpauwi sa asawa ko. Si iPhone lang po. Why? Not to brag again, but to inspire. No? 6 months pa lang, wala pang 6 months o 7 months, naging Millionaires Club member po ako dito. Na hindi po nangyari sa iba't ibang company ng pinanggalingan ko. Almost 9 months ako dito, sabi ng mga anak ko, lagi nilang sinasabi noon pag naglalabas ako ng sasakyan, Mami, tumatanda ka na, dapat naka-manual ka na. E ayaw ko, kasi hirap na hirap, manual po na kotse. Hirap na hirap akong mag-drive, pero yun lang naman ang kaya ko eh. Pero kay iPhone, sandaling-sandali ko lang po kinuha. Sir, naka-Fortuner pa lang ako, pero may pag-asa pa. No? Fortuner, 2019 po. Imagine nyo po, wala pa po akong 1 year dito kay iPhone. Nakapaglabas ako ng Fortuner, 2019. Sabihin mo magkano yung down payment, no? Ayun. Yun talagang sasabihin ko, sir. Dito, kung dati-dati, ang down payment ko sa mga sasakyan ko, 80,000, 120. Pero dito po, not to brag but to inspire, 1 million. Down payment. Huh? Down payment ko. Tapos ano lang siya, 12 months to pay lang. Tinapos mo na isang yes, taon, po. Diba? In the midst of pandemic, akala nyo po ba, pinauwi ko na yung asawa ko. March 2020 ko siya napauwi, sir, no? Yes. Napauwi natin. Ano siya? Di ba pandemic? Sabi ko, Lord, yung ipon ko na ipinagyabang ko sa asawa ko, kaya ako napauwi, ibabayad ko lang yata sa Fortuner ko. Mind you, mga kapatid, nabayaran ko ang Fortuner ko dahil nagtuloy-tuloy-tuloy po ako kahit panahon ng pandemic. Dahil alam nyo ba, lagyan mo lang noon ng essential goods yung ano sa sasakyan mo, yung mga ano, walang ano, hindi ka walang talaga, checkpoint. Walang checkpoint. Pag lalo na pag sinabi mong iPhone, talagang walang police. Ano. And, eto lang ang masasabi ko, may pakinabang naman yung asawa ko, kasi hindi ako marunong kagaya ni Sir, di ba Sir, ikaw hindi rin eh. Hindi kami marunong noon ng ano, yung sa online-online, sa ano, sa computer. Ay, talagang siya naman ang nagturo sa akin, paano kami mag-Zoom. Online! Online kami po. And yun po, siya nagturo. Kaya lang maraming pitik yung kamay ko. Dahil malikot daw yung kamay ko, paano niya turuan. Alam niyo po, nakikipag-zoom ako. Kahit senior citizen ako, nag-zoom ako, nag-online din ako. Lumalaban po ako sa ganun. Why? Yung time na yun, tama si Sir eh. Dapat ba akong magsapasalamat kay Lord? Sabi niya, narinig ko sa kanya eh. Na nagka-COVID. Kasi hindi lang time is 3, time is 4. Ang benta ng iPhone. That time, di ba? Bakit? Nagpa-pump up. So, nung na-COVID yung asawa ko, alam niyo po ba, eto po, sabi ko, patay, hindi na yata mababawasan yung paniwala nila sa akin dahil na-COVID yung asawa ko. Eh, nag-take naman ng friendly. Ang sabi ko naman, eh, kailan lang naman yan nag-take kaya na-COVID? Lahat kami na-COVID. Lahat kami nag-positive. Pero siya lang po yung pinaano namin kasi meron po siyang anxiety, sir, eh, di ba? Dati na ano sa ano, na lockdown kasi. Alam niyo po ba, doon sa hospital ng aking pamangkin, sa corner hospital ko dinala. Dahil may pamangkin akong doktor, naku sir, yun ang gusto kong rekrutin. Alam niyo po ba, nakapasok kami. Walang sabi-sabi nakapasok kami, pati ako pinasok. Lahat ng mga paglalabas ako doon sa ano, naghihingalo ang mga tao, sarap palaklakin ng friendly. Oo, kasi nung paakyat yung asawa ko, dahil doon lahat, siyempre VIP kami, may-ari ng hospital kami, doon lahat kinunan yung ano, hindi pinapasok yung asawa ko doon sa mga COVID, doon sa mga tent-tent, eto na. Sabi ng mga nurse sa akin, ay, si Tatang,
wala naman ano eh, 94. Hindi bumagsak ang oxygen level niya. Pwede naman po kayo hindi ma-hospital eh. Hindi hayaan nyo na kasi ninenervyos yung asawa ko. Na-hospital pa rin kami. Eto na po. The following day, magbigay na ng vitamins. Alam niyo po ba ang ibinigay sa akin, sa asawa ko? Ako, hindi na eh. Sinamahan ko lang. Pero positive din ako. Pero wala akong nararamdaman. Just because of our power trio. Alam niyo po ba ang inireseta? Hindi ko nababanggitin yung dalawa. Ang banggitin ko lang, Fern D. Nung tinignan ko, vitamin D, Fern D. As in, Fern D po natin. Palakpakan niyo po yan. Yun po yung nireseta sa asawa ko. Alam nyo, eto na. Nung tinignan, sabi ng asawa ko, Mami, marami ka bang friendy sa bahay? Sabi ko, oo naman. Hindi naman ako nawawalan. Sabihin mo, huwag na silang magpalabas. Ipalaklak mo, hindi sinabing palaklak. Ako yun. Ipainom mo lahat sa mga anak mo. Kasi lahat nga kami nag-COVID. Na-COVID kami, lahat kami. Pero wala kaming naramdaman. Siya lang itong maarte. Ubo-ubo na lang, pero wala. Diyos ko, alam niyo po ba, friendly, yung friendly natin, tinanong ko yung nurse, baka pwede huwag na ninyong bigyan ng friendly yung asawa ko para less na yung babayaran ko. Sabi niya, ay hindi ma'am, kasi resere ng doktor. Sino? Si Dr. Manlutak. Manlutak kasi ako nung dalaga. Yes po, sabihin niyo sa kanya, may dala akong friendly. Alam niyo, inilabas ko na yung power trio, inilagay ko doon sa ano namin, sa lamesa namin. Sabi ko, hindi na ako nahiya. Sabi ko, ito pinapainom ko. Isa lang ipapainom nyo. Anong mangyayari sa asawa ko? Lima-lima. Alam nyo po ba? 6 days, lumabas na po ako. Ang sabi ng mga ano doon, nurse, ito lang si Tatang, ang senior citizen na malakas. Lahat po halos namamatay. Palakpakan po natin ang power trio po natin. So, umuwi po yung asawa ko. Lalo po niyang minahal si iPhone. Actually, ang asawa ko, sir, pinapabayaan lang naman niya ako eh. Kaya pinabayaan ko rin, sir, project manager na naman siya sa Bataan. Iba kasi, tama si sir. Alam niyo, napakagaling talaga ni sir. Sabi niya, ang asawa mo kasi iba ang karir niya. Sabi niya sa akin, totoo nga. Pero pinapabayaan lang po niya akong mag-iFirm. Bakit? Nakita naman niya eh. Ang dami ko nang naipon dahil kay iFirm. Sa iba, wale. So, ang masasabi ko lang po sa inyo, lalo na dito, ito po, sabi niya sa idol, akin, idol niya ako, kasamahan ko noon sa Tupperware. Iba ang nakakuha, pero thanks God, downline ko pa rin. Bakit? Downline ko ang nakakuha sa kanya, wala naman problema. Kaya kinakausap ko ngayon, sabi ko, pakinggan mo lang si sir. Kaya ako nag-millionaria in just 6-7 months dahil kay sir, dahil sa turo. Hindi nga ako masyadong nagpapaturo sa kanya eh. Tinataguan ko yan si sir dati eh. Pero ngayon talagang kasi meron akong gustong i-hit. Gusto ko ulit hakutin yung mga leaders ko dalhin kay sir. Dahil nung grabe. Yeah. Ako muna grabe. Magsasalita, upo ka na kasi yes. Na. Sir, palakpakan thank natin you so si much. Tess. Thank you so much talaga. By the way, sikat yung pangalan, Tess Riparib. Ang ganda ng pangalan niya, Riparib. Riparib. So, the reason I interrupted her, very important. Kaya ko siya in-interrupt. Kasi sabi niya, meron akong gusto ma-hit. No? Gusto ko makuha yung mga kasamahan ko dati. So, yun yung important na kailangan kong dagdagan yung sinasabi niya. Kasi ang Pinoy palaging, umpisahan natin next year. Alam nyo ba, na ang December, yan yung panahon na pinakamaraming pipitsugi na networking company nagsasara. Okay? Yung mga pipitsugi, yung mga fly-by-night, yung mga hindi malakas ang benta, yung naghihingalo. Pagdating ng December, kasi ang Pinoy, pagdating ng December, nagpapahinga. Kahit wala naman ipagpapahinga, wala naman pera, di ba? Nagpapahinga. Puro naghihintay next year. Pagtapos ng Christmas, baka may blessings na dadating. Baka on the 25, baka bumaba si Jesus Cristo. Di ba? Kasi everybody's hoping, tama, for something that will happen, a miracle that will happen. Ilang taon ka ng buhay, ba't walang miracle na nangyari? Kasi hindi siya mangyayari sa mga tamad. Miracles happen to people who work hard. Miracles happen to people who don't stop believing in their dreams and they work every day non-stop. Okay?
So itong merong gustong ma-hit si Tess, kaya itong advice binibigay ko, kung may experience ka sa networking or nasa ibang kumpanya ka ngayon or marami kang kakilalang nasa ibang kumpanya, ito yung panahon na sinasabi nilang tanim-tanim. Itong December, lahat ng pwedeng makausap, lahat ng pwedeng maimbitahan at dalhin dito, dalhin na, kasi lahat ng tao, ang mindset ng Pinoy, umpisahan natin next year. Tama? So, kailangan December, kausap mo na nagtatanim ka na sa utak nila, pagdating ng January, mag-a-iperon sila. Kailangan kausapin mo na ngayon, kasi kung hindi, pagdating ng January, naghahanap siya ng opportunity, ang una niyang makausap, una niyang makita, ay, thank you God, is a sign from the Lord. Doon siya pupunta. Kaya kailangan December pa lang, nagkausapin mo na siya, tapos, yung pagdating ng December 31, January 1, Happy New Year, magkita na tayo para sa iFern. Tama? Kasi umpisa na, start next year eh. So January 2, magpapa-event ako dito. Okay? Kailangan January 2 pa lang, mag-bit-bit na kayo. Kasi umpisahan next year, tama? So January 2, umpisahan natin. And, on January 28, no, kick off. Okay, so 5,000 lang yung pwede naming papasukin sa loob, kaya paunahan din ng ticket. Okay, so itong January 28, 2023 will be the kick-off event of iFern. So January 2, dalin mo dito. January 3, 4, 5, nagtatrabaho na yan. Pagdating ng January 28, doon natin babaliwin kasi dyan tayo mag-award, I don't know kung top 300 or top 500 for 2022. Guarantee ako, malulula kayo. Yung number, yung pinakadulo, no? Siguro mga 500,000 yung kinita in 2022. 500,000, 1 million, 2 million, 3 million. Aakyat yan. 10 million, 12 million, 13 million. Si Zach Lopez, kung last year nag 51 million, tansya ko, this year, more or less nandun din siya. So, yung number, kunyari, number 300, 500,000, pagdating ng number 1, 50 million na. So ikaw, kung first-timer ka, diba? Meron kang bagong sale, yung mga kasamahan mo dati. Pag nakita nila yung January 28, hindi pa ba sila mababalyo? Tess, salamat, dinala mo kami dito. Finally, yayaman na kami. Kasi wala namang ibang kumpanya sa buong Pilipinas na kayang magpakita ng ganung kalaking pera. Tama? At ito kami lahat, pawang katotohanan lang namin. Kaya nilalabas namin lahat. Kasi hindi uso sinungaling dito, hindi uso paweran dito, hindi uso dito yung nag-uutuan lang. Hindi. Yan. Si Tess na nagsabi, 63 years old, kung ano nangyari sa kanya. Tama? Eh, 2019 lang yan. Nag-pandemic pa ng 2 taon, pero ngayon nasa 7 million na yung kinita niya. Alam namin anong kaya namin gawin para sa inyo. Ang tanong, ano ba yung gagawin nyo para sa sarili nyo at sa pamilya nyo? Tama? Wala sa akin yung pagyaman mo eh. Nasa iyo. Andito na eh. Ito na yung plataforma. Ito na yung kumpanya. Namuhunan ka na. Tatrabawin mo na lang. Ba't tamad ka pa rin? Walang mayaman na tamad. Unless minana mo yung yaman mo sa magulang mo, lolo at lola mo. Lahat ng mayaman na sariling sikap, namuhunan at nagtrabaho, dugot pawis yung ibinuwis, kaya yumaman. Ako, ba't ako nandito araw-araw? Kasi gusto kong magpayaman. Kung wala ako dito, sinong paniniwalaan nila? Tama? So, di ko na ipapakita to. Forward na tayo dito. Kasi ito yung, by the way, no, mabilisan lang, ito yung mga kasamahan namin sa Cebu. So, isa-isa ko silang pinakilala. No? Ito, kumita na 7.8 million. No? Ford Ranger, bago. No? Yan, kumita 7 million, asawa ng kapitan ng barko, ano, 12 million pala. Ito, 13 million, no? 28 years old lang yan. So, 14 million, no? Ito, yung kotse niyang una dyan, sa Fernsea pagaling yan.
Okay, ito lang yung dalawang una niyang kotse sa Fern si galing niya. Ito galing sa Ifern, itong pangatlong kotse. Okay? Dating tricycle driver po 'yan. Okay, ito si Kit, yung sinabi kong tao ni Senator Soto, 'yan, 15 million. Ito si Joseph from Shell, 18 million. Si Mai, 'yan yung wala sa picture kanina kasama rin namin, 23 million. Ito si Teacher Christy, no, public school teacher, 23 million. Buddy Rances, yung asawa ni Cecil, 25 million. Cecil Rances, yung asawa niya, 54 million, no? Kaya sabi ko nga 75 million. Okay, ito yung 18 years old, no? 65 million na yung kinita niya, yung pinamana nung nanay niya sa kanya. Okay, ito si Marvin, yung asawa ni Kit, yan yung apat nilang kotse, 72 million na, 71.9. Ito Richard Lim, no? Bilyonaryo, anak ng bilyonaryo from Bohol, no? Part-time lang siya sa Ifern, no? Katuwaan niya lang. Kasi yung negosyo nila, lahat sila yung yumayaman. Dito sa Ifern, downline siya yung yumayaman. Kaya po siya nasa Ifern. Yung kotse niya yan, Alphard, 5 million po yan. Toyota Alphard. Okay, ito si Melanie, no? Yan, 94 million. Yung asawa niya, si Alex, 114 million. And finally, si Zach Lopez, 209 million. Okay? 209 million, yung 51 million last year. Okay? 51 million is last year. Okay? So anyway, I gave si Ruel some more slides and some more pictures. Na-download mo ba? Hindi. Okay. Ito, yung sinasabi ko, di ba kanina, sabi ko, congratulations, ayaman na ng 29 years old na kapatid mo. Kachat ko si Melanie saka si Alex. Tingnan mo yung sabi ni, sagot ni Mela. Yes po, sir. Super thank you po. Mas mayaman pa yan siya pagdating niya ng 40. Kasi si Melanie 40 na. Okay, so yung kapatid niya, 25 pa lang, di ba? Nakita niyo naman kanina ilang million yung kinita. I think 12, 13 million. So, 25 years old lang siya, nakilala na niya si Ifern, mas maaga, super mega thank you, Sir Tom. So, isipin niyo yun, kung maaga mo nakita si Ifern, dapat mas maaga kang umaman. Si Tess, nakilala niya si Ifern, 59 na siya. Tama, lamang na lamang tong si ano, kasi 25 years old pa lang, kilala na niya si Ifern. Less than kalahati nung edad mo, no? So mas maaga mo na meet si Ifern, dapat mas maaga ka magpayaman. Huwag ka magsayang ng araw. Huwag ka magsayang ng oras. Mas masarap yung buhay nung mayaman. Huwag mo sayangin. Mag-click-click ba ako? Ikaw na lang mag-ano? Wala na? May pinadala pa ako sa'yo, hindi mo na nakita. So anyway, next time na. So anyway, mga gusto lang umaman, pwedeng tumayo. Mag-battle cry na tayo. Yung gusto lang umaman, pag gusto maghirap, upo lang po dyan. Tama yung sinasabi ni Tess, masakit po ako magsalita. Kasi wala na akong panahon para, you know, makipagbolahan pa sa inyo. Diba? Hindi ako pumupunta dito para makipagbolahan, para sabihin ang bait nyo, whatever, ang pogi nyo, pangit naman, diba? Ang sabihin ko, ang gaganda nyo, diba? Wala. Nandito ako para magpayaman. Kaya sasabihin ko yung kailangan kong sabihin. Kung masaktan ka, masaktan ka. Kasi lahat ng nasaktan ko sa Ifern, sa mga salita ko, lahat ng humagulgol, umiyak sa akin, lahat, isang sabihin, mayaman na ako dahil sa iyo, sir. Okay? Kahit na yan si Tess, nag-away kami niyan, di ba? Minura-mura ko yan, di ba? Sabi niya, sir, grabe ka magsalita. Oo, pero yayaman ka dito, di ba? Iniyakan ako ni Tess. Yung meron kaming 3-day seminar, next day hindi daw siya pupunta kasi minura daw siya ni Sir Tom. Pero nung ending, di ba? 7 million na siya ngayon. Buti nga tong kasamahan niya, willing magpakita sa camera. Alam niyo yung unang beses kong tinawag si Tess, 100,000 yung cheque niya. Kasi pag Tuesday, Thursday ba nagbabasa ako ng cheque? Okay? Huwag mo muna ipakita. Doon sila sa pagkain natitingin, gutom na sila. Yung every Tuesday, Thursday nagbabasa ako ng cheque. Unang beses ko tinawag, Tess Riparip, 100,000. Alam niyo, oh my God, may camera ba? Nakalive ba to? Hindi ako pwede makita rito. Tapos humingi siya ng folder. Nagtakip siya ng ulo. Pupunta siya dito, kunin ang cheque. Wag niyo ko yung video. Kasi makikita daw nung kabilang kumpanya. Hindi, may pinoprotektahan siyang 3,000 isang buwan doon eh. Sayang daw. Yun. Kaya nag-away kami. Minura mo, putang ina. Pinoprotektahan mo yung 3,000 isang buwan. 100,000 to, san cheque. Diba? O sige, bumalik ka na lang doon. Kunin mo ng 3,000. Pupunitin ko na to. Ay, hindi, sir. Ito nga ako eh. Proud nga ako dito eh. Diba? Oh. Kaya ngayon, every time may cheque siya, putya, mas maaga pa sa alas 4, nandiyan na si Tess. Hinihintay na niyang matawag yung pangalan niya kasi proud siya. Okay? So,
Sure kayo gusto niyong umaman? Okay. So for the first timers, no, I just say this instruction kasi minsan may first timers hindi alam ano nangyayari. Every time nagsasalita po ako sa dulo po, no, meron tayong tinatawag na battle cry. Taas po kaliwa or kanang kamay. Pag sinabi ko anong kumpanya mo, ang sagot po iFern. Sample, anong kumpanya mo? iFern. 'Yon, tatlong beses po 'yan. Yung pang-apat, every year at the start of the year, meron kaming bagong battle cry. Every year nagbabago 'yan, pero every year nagkakatotoo. So yung nag-umpisa po yung 2022, no, taas po kaliwat kanan kamay. Pag sinabi kong sa 2022 ang sagot, sama-sama tayong yayaman sa iFern. So, sample po, sa 2022? Okay, yung last po. Eto, nandun ba na sa kakmo? Hindi ko pala nasulat dito. Yung kakmo, no? Kakmo. Pagka sinabi kong para sa best Christmas ever, ang sagot po, taas ulit, kaliwat kanan, or kanan, kakmo, kakmo, kakmo. Sample, para sa best Christmas ever? Kakmo, kakmo, kakmo. Okay, are you ready? Anong kumpanya mo? iFern! Ano? iFern! I can hear you! iFern! Sa 2022! Sama-sama para sa best Christmas ever! Kako! Thank you.